Sup mga tropa pi. Right, so kamusta po kayo? Ito, same pa rin, medyo malilate na naman yung upload natin, no? Dahil nag-upgrade. Nag-upgrade yung brownout dito. Nung last time, yung brownout dito sa loob ng 24 hours, 18 hours yung brownout, tapos 6 hours lang meron. Ngayon, nag-upgrade sila. Ginawa nilang 4 hours na lang yung kuryente sa loob ng 24 hours. So, I don't know kung hanggang kailan to, pero syempre tayo naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbablog, kahit na ganyan maraming brownout. Anyways, ang vlog natin ngayon ay dahil si Athena nag-hit na rin. Kung napanood nyo nung last time, ay napastad ko na si Chelsea, ngayon sabay-sabay silang nag-hit. Si Bella, si Athena, si Chelsea, so tatlo sila nag-hit na. And ang problema ko ngayon, hindi ko alam kung kailan yung first day ni Athena. So anyways, pakita ko sa inyo, tara sa likod. Third, videohan mo ako. Nag-aagayak na ako. Videohan mo muna ako. Nakapapasok ako. Video muna, video. Mabilis lang, mabilis. Papasok ako. So kung napanood nyo nung last vlog, itong si Chelsea ay pinastad na. Kaya nilagay ko siya sa malit na cage. Tapos nilagyan ko rin ng kisame. Yan, gawang grade 1 lang yan ah. Basta lang hindi lang siya makalundag. Kaya nilagyan ko ng ganyan. Tapos, si Bella, nag-hit siya nung isang araw. Nakita ko rin. Ito. Ito. Ayan o. Kita niya mga patak ng dugo na yan. Ayan o. Yan. Hit na yan. Pakita mo, Bella. Ito lang may blood to ngayon eh. Yan. Anyways, on hit yan. Hindi ko naman din ipapa-stud yan ngayon. Kaya pinapabayaan ko lang baka sa 2024 na. Ito ngayon ang target ko, si Athena. Ang problema dito kay Athena, hindi ko nakita na meron siyang blood sa may sahig. Kasi lagi niyang dinidilaan yung ari niya. So medyo napapaisip ako ngayon kasi namamaga na, tapos yung blood medyo nagla-light na. Kaya hindi ko alam kung i-stud na ba ngayon or hindi ko nabilang yung araw eh. Dito. Ayun o, nag-shed na o, daming balahibo. Yan yung isang way mga paps, no? Pag nag-shed yung aso, usually, mga 1 month, max na yung 1.5, mag-hit na yan. So ito, nag-hit na nga. Pakita natin. Tina, stay. Ayun o, may dugo na o. Kaso magang magana eh. Tignan natin. Ayun o, sumin mo third. Lapit mo lang. Ayun o, magang magana o. Medyo light na yung dugo eh. Nagla-light na o, feeling ko fik-fik na to eh. So baka palipasin ko pa ng mga 8 days, baka malampasan eh. Kaya yan, problema nga, yun, hindi ko na ma-monitor. Kasi lagi niyang dinidilaan yung ari niya, kaya hindi ko napansin yung blood. Ayun o, medyo light na yung blood o. Pinkish na. So baka pa-stud ko na ngayon, pero ipapa-smear test ko muna para mas, at least kahit papano, meron tayong basehan. Progesterone test sana, kaso wala dito. Mas maganda yung progesterone, talaga makikita yung peak ng progesterone level ng aso kung pwede na siyang ipa-stud. Pero dahil wala, smear test lang muna tayo ngayon. Pero pwede na rin yun. Ako nga sa tingin ko, tatansyahin ko lang. Pwede na ngayon yan eh. Oh, light, ano na, color na. Tsaka magang magana eh, oh. Right. Pops, dicks out. Right, so mga paps, ang problema ngayon, wala pala ditong ano, smear test. Wala rin progesterone. Nagtanong na ako kay Doc Alfred dun sa ating bed. Wala daw. So ito, no choice tayo ngayon. Kung hindi, tansyahin na lang natin. So titignan natin ngayon yung ano niya, yung puwerta, kung ready na ipa-stud. Tinuro sa akin to ni Tol JB. Shout out kay Tol JB, ang shooter natin. Ganito gawin ko. Yan. So kapag itong kanyang ano, at tinapik-tapik mo yung ari niya, dito ka banda rin. Yan. Pag tinapik-tapik mo yung ari niya, tapos yung buntot niya ay humahawi na or umaangat, pwede na magpa-stud dyan. Yan, tignan natin ha. Ayun o, umaangat o. O, ayan o, umahawi na o. Umaangat na, kita nyo umaangat na ng ganun. Ayun o, o. Medyo malaswa tong medyo malaswa yung ginagawa. Medyo bastos. Alright, so ngayon, subukan natin mamayang ipa-stud kay Tol Aljon sa kanyang stud kay Axel. At ito, may PCCI. Papalagyan natin ang PCCI ito. So, paliguan ko muna siya ngayon, then pa-stud natin mamaya para ready na. Alright, hopefully mag-take din si Athena. Sabay-sabay nag-hit yung mga aso. Sabay-sabay ko rin papastad. Let's go! Right mga paps, so lock inside tayo ngayon kay ano, kay Athena. Ito si Axel yung nag-stud. Yan, lock inside.
So hindi ako nagdala ng camera, akala ko kasi hindi ma-shoot ngayon. Yun, so timing lang yung inano ko. Yan. Yung malupit yung nag-shoot. Yan. So kung hindi naman nakapiktong si Athena, hindi yan ano, hindi yan maglalak inside, 'di ba tol? Hindi maglalak yan. Kaya timing lang rin. So naramdaman ko lang na on-hit na pick yung aso ko. Sana mag-take kahit na hula-hula lang. Tagal mahugot. 30 minutes na yata to, hindi pa rin nahuhugot to. Tina. Ha? Parang mga ano? Parang mga 30 minutes na yata. Bilib ka na naman sa aso. Kapag mo palaking lumaki talaga si Axel. Tumaba. Tumaba. Ito kasi mga paps, si Athena. Ito ko yung combination sa Gray Sable. Para yung mga magiging anak nila, Gray Sable pero dark. Ano kaya tol kulay ng mga anak niyan? Yun ang abangan natin, no? Kasi black tone to. Ito parang karbonado rin to eh. Undercoat niyan. Ano eh? Gray din, tsaka fawn eh. Yan. Abangan natin yan. Yung kasing pure black, sa brown, ang nilalabas noon either black lang or brown. Ito kasi pareha silang ano eh, may pagka shade ng black eh. Kaya maganda yung labas nito. Ano pag sinasabi mo sa stud ko? Tagal? Tagal din. Ilang kaya lang man. Kano-magkano pa stud sa'yo? Magkano? 10. Ha? 10. 10K. O yan. 1.5 shooter. May 1.5 pa? Package mo na. Reminder ko lang, after nyong ipa-stud yung aso, importante na ilalagay nyo siya sa maliit na cage. Tapos merong kisame. Ayan o, may kisame yan. Para hindi siya makalundag-lundag. Hindi siya makapagwala-wala. Meron kasing mga aso na kapag dumadamba-damba sa cage, lumulundag-lundag, natatagtag yung katawan nila, may tendency na hindi tumuloy. Sa experience ko yan, sa husky ko. Sobrang likot niya, lumulundag-lundag sa kulungan ng mataas, so hindi tumutuloy lagi. Kaya ako, ganyan ginagawa ko. Pati kay Chelsea, may kisame rin yan. Yan, dyan muna sila for I think mga 1 month. So feeding tayo ngayon, ang pakain ko sa mga aso na kakatapos lang ipa-stud ay 2 times a day ako magpakain sa kanila. So ang isang meal nila, ganitong cup po, ganyang kalaki. Nutri-Chunks Papi. Yan. So wag nyo rin sobrahan yung pakain sa mga aso ah. Hindi porkit pina-stud nyo yun, dadamihan nyo na yung pagkain nila. Kung ano yung normal na kain, ganun lang din. Kasi kapag bigla nyo sinobrahan ng pakain niyan, baka biglang tumaba, hindi nyo mapansin kung ano na, kung nagbuntis na siya. Kasi ano yan eh, go. Kasi ano yan, kahit naman normal na pakain pa rin, hindi nyo dagdagan yung pakain niya, lalaki at lalaki yung chan yan. Then may time din na mahina siya kumain, may time din na lalakas siyang kumain, sign nyo na buntis siya. Alright, go! Alright mga paps, so ayun nga nangyari. Kaninang umaga ko lang napansin na may dugo yung pempem ni Athena and naramdaman ko na hit nga siya, na at the peak na siya na pwede lang ipa-stud. So hindi ko po in-encourage sa inyo na hulaan nyo yung peak ng mga aso nyo, kasi kagaya nga nung last time may nag-comment, huwag ko raw sa upahulaan or huwag kong sabihin na kung ano lang yung naramdaman nyo. Yun, hindi yun. Pero sabi ko nga, wala ditong progesterone test, wala ring smear test. So, no choice ako. Kung hindi, dalin yung aso doon at subukan kung magpapa-stud na. And hindi naman nagkamali yung instinct ko na nakapick nga si Athena ngayon. Dahil nung pag-stud namin, pagsampa pa lang, hindi masyadong pumalag. Then nagulat ako, hindi man lang umiyak, lock inside na. So habang nakalak yung aso, at the moment na nakalak, bilang dumating si Doc Alfred, kasi babaksinan niya yung mga dash hand ni Pops Aljon. And sabi ko kay Doc Alfred, "Doc, kung hindi nakatiming yung pag-stud ko, maglalak inside ba yan?" Sinabi din ni Doc na kung hindi raw nakahitang aso, hindi yan papayag magpa-stud or hindi papasok yung balls ng lalaki. Yun. So sa mga nagtatanong po kung magkano ang papi ni Athena, titignan ko pa yung bato, pero more or less nasa 15,000 yan. Kasi merong papel and maganda naman yung temperament ni Athena and heavy bones silang dalawa. Shout out time muna tayo bago ko tapusin tong vlog. Thank you Lord, may kuryente ngayon. Shout out kay Remwell Frugalidad, BM Tyler from Iligan, Glenn Hapitana, Charlito Caceres, Leondado Jairo, June Christopher Bugs, the 13th from Bacolod City, RC Supremo from Samar,
Samantha Lofranco, BM Cookie, Saunar Family, shout out po sa inyo. Gary De Los Santos from Taytay Rizal, kay Ivan Barileo from Bantayan, Cebu, at kay Rodney Saporno from Iloilo. Alright mga tropa P, sana mag-take si Athena at mag-take din si Chelsea. Tiwala lang tayo, pray lang tayo na matuloy yung ating breeding, maging successful. Alright, it's a long day. Hanggang dito na lang. See you again. Pop Sneaks out.